Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagkisa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kaniyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kaniyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kaniyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kaniyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kaniyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang araw na ito ay ang dakilang kapistahan ng paglilihi kay Maria, kalinis-inisang paglilihi sa kanya. Kakaiba si Maria sa lahat ng mga tao. Pinaglihi siya na walang kasalanan. Hindi nadagtaan ng kasamaan ang kanyang katawan. Ito ay isang katangi-tanging regalo ng Diyos sa kanya. At bakit? Dahil sa plano ng Diyos na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos na magiging tao. Sa laman ni Maria ay manggagaling ang laman ng Diyos na magiging tao. Hindi karapat-dapat na ang pagkukunan ng laman ng Diyos ay napasa ilalim ng kasamaan. Kaya ang pagiging Immaculada Concepcion ni Maria ay alang-alang kay Jesus. Ito ay nasa plano na ng Diyos. Ang kadakilaan ni Maria ay sumang-ayon siya sa plano ng Diyos. Pinangalagaan niya ang biyaya ng Diyos. Nagsikap siya na hindi madagtaan ang kanyang buhay ng kasalanan. May sandali din sa ating buhay na nawala ang kasalanan sa atin. Yan ay iyong bininyagan tayo. Ngunit sa kasaway ang palad, hindi natin ito naingatan. Hinayaan uli natin na mapasailalim tayo ng kasalanan pagkatapos na tayo ay mabinyagan. Si Maria ay pinaglihi na walang kasalanan. Siya ang patron ng ating bayang Pilipinas. Kaya ang Immaculada Concepcion ay ang patron ng buong Pilipinas. Kaya ito ay isang holiday of obligation. Kailangan tayong magsimba sa araw na ito upang ipasalamat ang pananampalataya natin. Mabuti na lang at ang araw na ito ay idiniklara din ng ating gobyerno na isang official holiday. Kaya walang trabaho ngayong araw sa mga opisina at pabrika at walang pasok sa mga paaralan. Sana gamitin natin ang pagkakataong ito na walang pasok na pumasok sa simbahan at magsamba sa Diyos.
ang paglilihi kay Maria na walang kasalanan ay nagpapahiwatig na malapit na ang pagdating ng Diyos na manliligtas. Inihanda na ang pagdating ng kanyang nanay kasi malapit na siyang dumating ayon sa plano ng Diyos. Sinulat ni San Pablo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Ito'y hindi lang totoo kay Maria. Ito'y totoo sa lahat na sa bawat isa sa atin. Hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Kabanalan ang layunin natin sa bawat isa sa atin. Napangalagaan ito ni Maria. Nagkasala man tayo, pero balikan natin ang balak ng Diyos sa atin. Pagsisihan ang kasalanan at sikaping maging walang bahid dungis tayo sa harap ng Diyos. Let us look at the ideal. Si Maria ang ating ideal. Hindi man natin maabot ito, pero sana palagi tayong ma-inspire ng mahal na Birhen. Tumingala tayo sa Kanya at tumingi tayo ng tulong sa Kanya. Hindi dahil sa tayo ay nagkasala na wala na tayong pag-asa. Nagbibigay palagi ang Diyos ng paraan upang mabago ang ating pagkakamali at malinisan tayo ng dugo ng Kanyang anak. Nakita ni Juan ang isang pangitain sa langit ng napakaraming tao na nakasuot ng puti na sumusunod sa korderong nasugatan. Sila yung mga kaluluwa na hinugasan ang damit nila sa dugo ng kordero. Mapapaputi uli ang ating kaluluwa ng dugo ng anak ng Diyos. Magiging dalisay uli tayo. Huwag lang nating bitawan ang hangarin na maging dalisay at banal ayon sa plano ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, bilang tugon sa panalangin ng mahal na Birhen, loobin mo na kami maging dalisay upang kami maging dapat dumulog sa iyong harapan. Sa pagsusumamo din ng mahal na ina, ingatan mo ang pananampalataya ng iyong bayang Pilipinas at kami iyong pagpalain. Amen. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.